Sabi po sa John 10:10, Juan 10:10, ang Panginoong Hesus ay nagsasalita at isa sa mga paborito nating verses, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Paulit-ulit po natin kinukote ang verse na ito kasi nandito nabibigyan tayo ng diwa, ng espiritu, ng sentro, yung puso ng ministry ng Panginoong Hesus. At yan ay magbigay ng buhay, hindi lang basta buhay ka, buhay na masagana at ganap. Spiritually, emotionally, intellectually, physically. And not only in eternity beyond this life, but also here and now. Kabaligtaran yan yung ginagawa ni Satanas na magnakaw. Sapagkat yan daw ay dumarating lang upang magnakaw, pumatay, at manira. Ano kaya ang ninanakaw sa atin ni Satan? Ano ang sinisira niya? Ano ang hindi natin dapat niyang nating payagan na manakaw niya sa atin? Mangangaral 3:12, alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Conclusion ni Solomon tungkol sa buhay, use it to the fullest, use it to the max. Kailangan ng tao maging maligaya, puno ang buhay niya, makabuluhan, habang siya'y gumagawa ng mabuti. At ang paggawa ng mabuti, hindi lang ang limited sa charity, sa pagpapakain sa mga gutom, sa pagdadamit sa mga hubad, kundi yung mabuti para rin sa may katawan. Ano ang gagawin niya para hindi siya maagawan ng saya at magkaroon siya ng buhay na makabuluhan, masaya, at punong-puno ng pagpapala? Paano nga ba liligaya? Paano gagawin ng mabuti sa ikaliligaya ng tao ayon sa kalooban ng Diyos? In this department of our life, speed can be very important. Kahit sa pagbabiyahe, yung speed when you're too slow at ang mga kasabay mo sa highway mabilis, mabubundol ka sa puwet ng sasakyan mo, sa likod. Pero kung sobra ka naman bilis, sila'y mabagal, mabubundol mo naman sila sa likuran nila. So there are times when you have to be fast and there are times when you have to be slow in order to benefit from life. Let's talk about being slow. That in order to benefit in life, we should be slow first of all to speak. And to speak before God. Pagkausap natin ng Diyos sa panalangin, sa pagbubulay-bulay, magdahan-dahan sa pagsasalita. Mangangaral 5:2, huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang papangako mo sa Kanya, sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Sineseryoso ng Diyos ang pakikipag-usap niya sa tao. Sineseryoso ng Panginoon ang bawat salitang ibinitawan niya sa atin, maging ang mga salitang binibitawan natin sa Kanya. At sa paglabag ng mga kasunduan na yan at pakikipag-usap natin sa Diyos, maraming mga blessing ang nababara. Maraming mga hindi dapat mangyari ang nangyayari at maraming dapat mangyari ang hindi natutupad dahil wala tayo ng blessing ni Lord because it can be traced so also from careless words. Sabi, pag nangangako ka sa Diyos, tutuparin mo. Mga kapatid, hanggang ngayon, baka may mga pangako kayong binitawan sa Panginoon na limutan nyo na nung gumaling na kayo, nung sumigla, nung nagkapera, nalimutan. Hindi yun nililimot ng Diyos. God is serious with words. God puts a lot of importance on words. So be slow to speak before God. It doesn't mean that we should be too careful so as not to speak anymore before God and with God. Pero kailangan lang, serious talaga yan. Bago ka magsalita, bago ka humingi, isipin mo mabuti, gusto mo talaga ba natanggapin yun? Mabuti ba talaga natanggapin ang hinihingi natin? Kasi paano ko ibinigay nga? Kumisan, pinaproblema natin kung hindi ibigay ng Diyos ang ating hinihiling. Eh, paano ko ibigay nga? Yun nga ba talaga ang pinakamabuti? So be slow, even before you ask. Be slow to speak before men. Not only before God, but before men. Sabi sa Santiago 1:19, magdahan-dahan kayo sa pagsasalita. Marami mga relasyon ang nasisira dahil sa walang patumanggang pagsasalita. Dahil sa mabilis na pagkilos ng labi at dila, nakakapagsalita nung nakakapagpalayo ng loob ng kapwa. Nakakapagsabi tayo nung nakakapagbabawas o nakakapagpatanggal ng pag-ibig sa atin na ating kapwa. Nakakapagsabi tayo ng mga salitang naglalayo sa kanila sa atin. Kasi may be slow. You want to be happy? Bakit maraming mga mag-asawa, hindi sila masaya na magkasama? Kasi ang dami na nilang nasabing masakit sa isa't isa. Bakit may mga magkakapatid na nagkalayo ang loob dahil nagsumbata, nagsabihan ng mga hindi dapat pinagsasasabi? Kasi sabi, magdahan-dahan kayo. Sapagkat ang salita ng tao, mas malalim sumugat kesa sa mga patalim o kesa sa mga bala. Na matagal nang gumaling ang ating mga physical wounds, yung mga sugat na dinala ng matatalim na dila, nandyan pa, dumudugo pa kuminsan.
Gusto nyo maging masaya? Gusto nyo makapagpasaya ng kapwa? Be slow to speak. Lalo't ang sasabihin natin is negative. Ang sasabihin natin, nakakasakit, nakakapagpahina ng loob, pag-ingatan ang bibig. To be happy and to make people happy, be slow to commit. Hindi dapat tayo agad-agad kumukompromiso. Hindi tayo agad-agad na nasa sabit sa mga usapan at tayo pumipirma agad ng mga kontrata. Kawikaan, 17, 18. Ang mga ngakong magbabayad para sa utang ng iba, kamang-mangang maituturing ang kanyang ginagawa. At yan ay inulit pa ng Kawikaan, 11:15. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasa sadlak. Ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Both verses refer to guaranteeing somebody's debt. Utang. Yun daw na mahilig sumagot sa utang ng may utang, hoy, kukunin kitang guarantor, pirma ka naman, guarantee ka, sabi, para kang naguhukay ng libingan para sa sarili mo. Sapagkat, pag hindi nakabayad yung ginaranti mo, ikaw ang magbabayad. What the Bible is saying is, be slow to guarantee. Hindi sinasabing huwag kang mag-guarantee, kasi kung gusto mo talagang tumulong. Pero, pag nag-garantiya tayo, dapat handa ang ating isip na kung hindi makabayad yung tao, ikaw talagang sisingilin. Na pagka siya'y sumira sa kausap niya, ikaw ang hahabulin ng kausap dahil ikaw yung guarantor. Now, if you are not willing to be the one to pay, to be bothered and to bear the burden, don't guarantee. But if you are ready for that, nobody is stopping you to guarantee for anybody. To be happy in life, be slow to recommend. Kung isa niya nagre-recommenda, lagi na lang naiipit sa nag-uumpog ang bato. Merong employer, kailangan niya ng tauhan, may nirecommend ka. Hindi sumaya yung tauhan, ikaw ang sinise. Hindi sumaya yung employer, ikaw din ang sinise. Kaya sabi, be slow to commit. Huwag kang sali ng sali sa mga usapan ng may usapan, namamagitan at namamagitan, kasi pagka nagkagulo yan, naiipit ka sa loob. Maraming kaligayahan ang nawawala, maraming gulo ang dumadating sa buhay ng tao dahil sa kanyang pagsangkot sa napakarami mga usapin. Importante, bago mag-commit, isipin mabuti. Especially if you're very emotional, especially under extreme conditions, it's best not to commit. Pag naiba na yung mood mo, pag naiba na yung lakas mo, naiba na yung kalusugan mo, baka maiba yung takbo ng isip mo. Kaya dapat ang tao, hindi gumagawa ng mga bagay na magtatali sa kanya ng matagal, kahit na nagpalit na siya ng isip, hindi niya mapalitan ang sitwasyon niya dahil natali. Be slow. Be slow to become angry. Hindi naman kailangan ng maraming paliwanag nito. Sabi sa Santiago 1:19, huwag agad magagalit. At mangangaral 7, pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Bakit po mali na magtanim ng galit at magalit agad? Kasi ikaw ang number one na sisira. Ang taong galit, nawawala ng magandang pag-isip, nawawala ng mabuting pasya. Ang taong galit, nakakagawa ng mga mali, masasama na pwede niyang pagsisihan o kaya ikapahamak matapos na lumimpas na ang kanyang galit pero hindi pa tapos ang epekto nun. Katulad ng mga nagbabarilan dahil nag-away. Sa mga karaoke bar, meron lang nagkantsawa, nagsaksakan, nakamatay ka, either ikaw yung namatay o ikaw yung makukulong dahil lang sa sandaling panahon na bugso ng damdamin. Yung magagalitin, madalas yan nilalayuan ng kapwa. Yung mga magagalitin, madalas yan ay may dapat pagsisihan. Maraming lungkot ang pinapasok na hindi naman kailangan, pero dahil pinagbibigyan niya yung silakbo ng kanyang damdamin. Anger affects, agitates, and anger defocuses you from what's important. Anger leads and controls and even possesses a person. Ang taong galit, nawawala ng kontrol sa sarili. Iba ang kumokontrol sa kanya. Kaya maaari siyang pwedeng gumawa ng maraming mali. Be slow to rush to wrongdoing. Pag alam nating mali, alam nating hindi dapat gawin, magdahan-dahan. Huwag padalos-dalos, huwag padadala sa tukso, huwag padadala sa buyo ng iba, huwag magpapadala sa impluensya ng iba. Kawikaan 6:18, pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ubudtulin sa landas ng kasamaan, ito daw ang dapat iwasan. Ang mga tao na mabilis gumawa ng mali, mabilis magpasya, mga mapupusok, hindi dapat tayong dumidikit sa kanila. Sapagkat mahahawa tayo, at pagka nagkataon, mapapahamak din tayo. Pag mali ang gagawin, pag mali ang pupuntahan, magdahan-dahan.
mahirap na nakontrolin kung mabilis. Sasakyan man at mabilis, pagka may biglang tumawid o kailangan mo i-control, minsan nagkakatumba-tumba yung sasakyan, nagpapagulong-gulong dahil mabilis eh. Pero kung hindi ka masyadong mabilis, mas controlled mo ang iyong buhay. Sinasabi sa Bible, don't rush to doing wrong. Kaya huwag kumikilo sa God at sa pagsasalita ng masama at masakit, pigilin ang bibig. Yung iba naman, magagaan ang kamay, madaling sumampal, madaling manuntok, madaling manakit ng kapwa, pigilin ang kamay. Mga dila na nagmamadali sa paninira, sa paglilikha ng mga gulo, pigilin ang dila. At kung tayo mahilig makipagkasira sa mga mahal natin sa buhay, pigilin yung damdamin na yon. Ang dami-dami mga magnobyo, lagi nilang nag-aaway, magsosolean ang mga naibigay, tapon na ng mga singsing sa dagat, tapos mamaya, hirap na hirap, hinahanap din. Kasi, nagmamadali. It's good for people to act very slowly when they're headed towards something very negative or destructive or painful. Another area in our lives where we should be slow is be slow to judge. Mateo 7:1, huwag kayong humatol nang kayo'y dihatulan. Ayaw na ayaw ng Panginoon yung pangahatol sa kapwa. Juan 12:47, hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Jesus is a Savior, not a judge. At least up to this point. Kaya, sabi ni Lord, nagtuturo ako, nakikinig yung mga tao, sundin nila at hindi ko sila hatulan. Hindi yung matapos ako magturo, tapos hindi ako sinunod, hahatulan ko siya. Sabi niya, hindi yan ang trabaho ko. Hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan. Kung ganon, ang attitude po ng Panginoong Jesus, magtuturo siya, pagka nakinig ka o hindi ka nakinig, hindi ka hinahatulan, ba't maraming Christian mahilig manghatol? Magtuturo tayo, tapos pag hindi tayo nasunod, hinahatulan natin yung kapwa, binabrand, yun na judge. Sisipain mo pa, titiwalagin mo dahil hindi siya sumusunod. Ang pagtuturo kasi ng mga salita ng Panginoon, eto, ituturo ko. Anong gagawin mo dyan? That's your business. Susunod ka ba o hindi? That's your business. Kung isang meron pang sasabay, pastor, meron po tayong member sa church na gumagawa ng mali. Anong gagawin nyo? Di nyo sugpuin, patawag nyo. So ko, I preach the Word of God in the best way I could. I explain it and I even suggest ways to apply it in daily life. But what people do with it is their business. Hindi ako pulis. Hindi ko pupuntahan yung mga taong, bakit di ka sumusunod? It's their business. I will try to teach it in the best possible way and let the Spirit work and let them process it. What they will do with it is their business. Hindi yung hahanapin mo yung tao, ilalagay mo sa bulletin board, mga hindi sumusunod, mga ganito, mga ganyan. Sabi ni Lord, hindi ko trabaho yan. Kaya kung tayo ay Kristiyano, yun ang example ni Kristo ang dapat natin gawin. Just to continue to preach and to teach and never label people, don't judge them. Hindi pa naman tapos ang buhay, anong malay mo? Habang hindi pala siya sumusunod sa loob ng puso niya, nag-uumpisa na siyang mahipon ng Espiritu ng Diyos, nag-uumpisa na siyang gumawa ng mga pasya para sundin yun, tapos i-judge mo. Kaya kung minsan nga, mahirap kasama yung mga born-again Christians sa judgmental. Sabi, may verse sa ganyan. Ganitong gagawin ko sa buhay ko dahil ito yung effect ng verse sa akin. Tapos hinahanap mo sa kapwa mo, ganun din ang gagawin niya. It's none of your business. If you like to teach the Word of God to people, to your sister, to your brother, to your cousin, to your office mate, do so. But what they do with it is none of your business. It is between them and God. Ang pwede lang natin gawin, mas makonvince silang sumunod, mas padaliin sila na sumunod dahil sa magandang paliwanag at dahil sa malinaw na pagtuturo o kaya dahil sa magandang halimbawa na nakikita nila. Pero hindi para sa atin sakupin ng kalooban ng kapwa, bigyan sila ng deadline kung hanggang kailan sila pwedeng sumunod at kung hindi, itatapon natin sila. It's not what we should be doing. Because Jesus is not a judge. Labeling people is judging people. Oras na tinawag mo na ang tao sa mga bansag, mga tatak, binaliwala mo na yung ibang bahagi ng kanilang pagkatao na hindi sang-ayon sa itinatak mo. Halimbawa, isang tao, tinawag mo, yan naman kasi tamad. It's a label. Pagka tinawag mo isang taong tamad, ang mangyayari sa'yo, para patunayan mo lang na tama ka, magbubulag-bulagan ka sa mga sipag niya, baga makahit konti yon. Kasi gusto mo, tamad siya, kasi yan ang image na sinabi mo. Pag sinabi mo niyang, batang yan, matigas ang ulo. Kahit na binibigyan, gumagawa siya ng mga bagay na hindi ganon, i-ignorein mo yun, kasi ang thesis mo, ang theory mo, ang frame mo, matigas ang ulo niya. Kapag sinabi mo, yan masamang tao, meron bang masamang tao? Masama sa'yo, pero kuminsan, mabuting mabuti siya sa kanyang sariling nanay, mabuti siya sa kanyang anak,
So may kabutihan siya, pero hindi yun ang nakikita mo kasi ang nakikita mo yung kasamaan niya from your point of view. We label people. At nakakalungkot dyan, mga kapatid. Kadalasan, mga Kristiyano pa'y mahilig mag-label. Ayan, kulto. Yan, compromiser. O ito, ganyan. Yan, sinful. Ito, ganun. Ito, ganyan. The moment you label people, you already trivialize the complexity of their personhood. No? Kaya kumisang pagka sinabi mo, o yan, ganito, yan, ganun, ina-assign mo na sa kanya yung ganong image. And the person is deprived of the complexity that a human being is entitled to. Judgmentalism yan. Pag sabi mo, ay, nako, Bicolano, mahilig yan sa sili. That's already labeling kasi hindi naman lahat ng Bicolano mahilig sa sili. Diba? Ay, Ilocano, mahilig sa dinding-ding. Hindi naman lahat. No? So, yung mga ganyang tamad na paglilabel ng mga tao, ika-classify mo agad, ah, ito, ito, os ito. O ito, ganito yan. Ito, phlegmatic yan. Mga katamaran yan. Kasi mawawala sa'yo yung pagtingin doon sa mga ibang aspeto niya na wala sa yung label. Kaya iniingatan natin yan, mga kapatid. Kung merong slowness in attaining what is nice and good and beautiful in life, meron din dapat quickness. In life, we should be quick, first of all, to listen to others, to reason, especially to God. Santiago 1:19, maging alisto kayo sa pakikinig. Kung meron tayong isang skill na dapat natin talaga laging dinadevelop, mga kapatid, pakikinig. Ang nagiging judgmental ay yung hindi nakikinig muna. Ang nagiging padalos-dalos, yung hindi nakikinig muna. Ang madalas na magkamali, yung hindi nakikinig. Agad-agad silang tumatalon to action, gumagawa agad, hindi muna sinusuri ang lahat ng bagay. Lalong-lalo't inuulit-ulit natin pag may nagsusumbong sa'yo, huwag kang maniniwala agad. Kailangan marinig mo muna yung kabilang side. Wala kang munang kakampihan, wala kang ibibigay na judgment because you have not heard both sides. If there is anything that we should be quick at also, it is to apply justice. Mangangaral 8:11, ang hatol sa kasamaan ay di agad iginagawad, kaya naman ang tao'y nawiwili sa paggawa ng masama. Pwede mong i-apply yan sa gobyerno pagka ang mga tiwali na government officials ay hindi napaparusahan agad, yung iba na encourage na gumawa din ng mali. And then it will look like crime pays. And we send wrong signals to people. Sa mga kumpanya, yung mga hindi gumagawa ng tama, eh hindi napaparusahan agad. Yung gumagawa ng tama, hindi naman napepremyuhan. Nawawala ng motivation yung mga mahuhusay. Lumalaki ang ulo ng mga mali ang ginagawa. Sa pamilya din, mga kapatid, we can be very unjust. Kasi kung minsan may paborito ka na member ng family, pagka siya ang mali, nagbubulag-bulagan ka, pero pag mali yung hindi paborito, ang laki-laking issue. Kailangan may justice because God is God of justice. Wrongdoing should be punished at once, as soon as possible, and righteousness should be rewarded also as soon as possible. It is important to be quick in applying justice. Tingnan niyo sa lipunan, kaya maraming unhappiness because justice is not served. Sa mga kumpanya, kaya may agitation because justice is not served. Even in homes, there's a lot of internal strife among the members because justice is not served. You want to have a full life, an abundant life, be committed to the serving of justice. We should also be quick to settle with enemies. Kung meron sigurong isang napakahalaga na dapat matandaan ngayon, ito to. Madali dapat mabilis tayong makipagkasundo sa mga kaaway. Lalong-lalo, yung may lakas na pwedeng gamitin laban sa atin. Mateo 5:25, kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ng inyong kaso. Kung hindi, ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Maging sa atin pong justice system, ang inuuna na ngayon, yung magkaayos, magkasundo bago magdemandahan ng formal. Kasi napakaraming hirap ang maiiwasan, napakaraming kalubihan, at napakaraming pagod ang hindi na kailangan pa na pagdusahan kung ang tao ay nagkakasundo lang. We must be quick to say sorry. We must be quick to seek forgiveness. Mga kapatid, makinig. Pag meron tayong nasabing mali, huwag na kayong magpalipas ng minuto, sorry agad. Nakikipagtalo kayo sa isang inyong mahal sa buhay, biglang may nasabi kayo na below the belt. Foul talaga? Sorry agad. I'm sorry. Sorry, I should not have said it.
galit pa rin ako sa ginawa mo, pero yung sinabi ko na ito, sorry, I take it back. Dapat tayo mag-sorry agad. Kasi yung sorry, mga kapatid, pag hindi nyo sinabi agad, humihirap, pawalan sa bibig. Sometimes you feel sorry, hindi mo sinabi agad, pag lumipas ang 5 minutes, parang hindi mo na masabi. What was appropriate to say 1 second ago no longer is. And even if you said sorry 1 week later, it can hurt the feeling rather than help its cause. May mga bagay na tama dapat ang timing. Halimbawa, yung bakal, pagka pinainit mo yan sa apoy at ikaw ay isang panday, nagtatrabaho ka sa bakal, dapat pupukin mo agad yan eh, habang mainit. Kasi pag lumamig, hindi na pwede. Maski sa pagkain, may mga panahon na mainit yan, yun ang dapat mong gawing proseso kasi pag lumamig na, hindi na pwede. Hindi na siya susunod. Kaya, ganun din sa salita. Yung may sinabi ka na mali, may ginawa ka mali, yun ang pinakatamang panahon para mag-sorry agad. Dun pa yun effective. At hindi yun pagpapakita ng kahinaan, kundi lalong pagpapakita yun ng kagandahang loob, ng pagiging ginoo, kung ikaw ay maginoo ang iyong ugali, ng pagiging honest dahil nagkamali ka. Yung kuminsan may mga nagbubuhat ng kamay, sinampal agad yung kapatid, sinampal agad yung anak, kahit anak. Pwede yung, ay, sorry anak, hindi kita dapat sinampal. Sorry tungkol dyan, pero galit pa rin ako sa pinag-uusapan natin kanina, ha? Pero sorry. Dahil nagawa ko yan. Kasi dinaramdam yan ng matagal. At kung kayo habang naghihingalo at malapit ng mamatay, magsosorry rin lang, ba't aantayin nyo pa yun? Lilipas ang 5-10 taon para lang kayo makipagpatawaran sa isang taong mahal nyo naman at nagmamahal sa inyo. Sorry na agad. Sapagkat sa isang taong nasaktan, walang pinakamasarap marinig kundi yung nanakit sa'yo, sabihin, sorry. I was wrong. Sorry. Napakalaking sama ng loob ang nawawala, napakalaking hirap ang gumiginhawa, napakaraming dugo ang naampat, maraming sugat ang nagihilom, marinig lang yung sorry. Kaya gusto kong ipakadiin-diin ito, sabihin agad. Huwag niyong patagalin. Habang tumatagal, mas bumibigat bitawan, mas mahirap sabihin. At mas matagal tumalab dun sa pagsasabihan. Marami po mga relasyon ang nasave na sana kung may nag-sorry lang agad. Maraming paghihirap, paglalayo ang hindi dapat nangyari kung nag-sorry agad yung nagkamali. Sabi sa awit, 32, 3-5, ito'y tungkol naman sa pagsasorry sa Diyos. Nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinaparusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo sa init ng araw. Kaya ang kasalanan ko'y aking inamin. Ang mga pagkakamali ko'y hindi ko na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat, at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Yan po ang nagagawa ng paghihingi ng tawad sa Diyos. Habang ang kasalanan natin sa Diyos ay kinikimkim natin, sinasarili, inililihim, ayaw nating ibunyag sa Kanya, ayaw nating aminin, ayaw nating hingi ng tawad, napakabigat ng kamay ng langit na nakadagan sa atin. Hirap na hirap ka sa buhay. Yung budhi mo, inuusig ka, mga hanap buhay mo ayaw umasenso, ang ginagawa mo puro mali-mali. Paano mangyayari matatama yon? Eh, hindi tama ang relasyon mo sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Yun pala ang kailangan lang ng taong gawin, aminin na kamali siya, humingi ng tawad. At bigla-bigla, yung lahat ng mga kaparusahan na ito na nagpapabigat sa buhay natin ay nawawala. Ganon din sa kapwa-tao. May kasalanan ka sa magulang mo, ayaw mo mag-sorry, nawawalan ka ng blessing, nawawalan ka ng baon, nawawalan ka ng alawan, nawawalan ka ng mana. Maraming pribilehiyong nawawala, ay ang inaantay lang naman mag-sorry. Pero dapat sorry na taos puso, hindi para lang ma-restore ang iyong mga privileges. Sapagkat ang mga nagmamahalan, handang-handa naman magpatawad, kaya lang kailangang humingi ka ng tawad, lalo't kung meron kailangang ituwid. Sapagkat hindi naman bigla-bigla mo ibinibigay yung patawad na hindi naman humihingi ng tawad. Dahil ano na, yung mali, hindi naman itatama. Sabi, aminin mo lang. At yan ang lagi kong sinasabi sa mga anak. Ang mga anak kasi, palibasa, hindi pa nagiging magulang. Hindi nila alam kung saan humuhugot ng pagmamahalang magulang. Akala nila hindi na ako mapapatawad kahit anong ginawa ko, hindi na kaya. So inililihim na lang nila, lumalayas na lang sila, lumalayo na lang sila. Samantalang aminin lang nila, humingi sila ng tawad. Mga magulang, may pagkukunan na pag-ibig para magpatawad. Nagagalit-galitan lang ko minsan yan dahil gusto magturo ng leksyon. Minsan ay naghihigpit-higpitan para kay tuwid. But at the end of the day,
is our parents that will always be willing to forgive and accept us, eh lalo na yung magulang natin na nasa langit. Kaya ang tao, maraming nagagawa. One of the most powerful words ever, sorry. Kailangan yan, magsanay tayong sinasabi. Liban na lang perfect tayo na hindi natin kailangan sabihin yan sa buhay. But there is something that will stop us from saying sorry, and you know what that is? Pride. Kaya ipinapakumbaba, walang mangyayari sa proud. The proud people will always be alone. Proud people will always be isolated, sad, lonely. Mabuti na yung mababa ang loob, mabuti na yung mapagpakumbaba, mas maraming kasiyahan na malalasap sa buhay. Walang mabuting mapapala ang magmataas, lalo't pagmamataas laban sa mga mahal natin at sa mga nagmamahal sa atin. We must be quick also to forgive. Kung dapat mabilis tayo humingi ng tawad, dapat mabilis din tayo magpatawad. Mateo 6:14, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Kaya dapat magpatawad agad, because as you forgive, you also get forgiven. And you get detoxified. Mahilig yung mga tao magpa-detox. Ibababad ang paa sa mga kung ano-ano, madedetox sila. Iinom ng kung ano-ano, magpupurga para madetox. Pero merong toxin na dapat alisin sa puso ng tao, at yun ay galit, hinanakit, sama ng loob. Dapat yan wala. Pag may galit ka sa tao, ikaw ang number one na nalulugi dahil nasa loob ng puso mo yung lason. Pag meron kang pagkamuhi, pagkapuot, ikaw ang naapektuhan. Ang blood pressure mo, ang pulse rate mo, gana mo na kumain, lalim at himbing ng iyong tulog, lahat yan apektado. Pati judgment mo sa buhay, your general well-being and happiness is affected when you're angry. At hindi lang yon, pag hindi tayo nagpapatawad, nawawalan din tayo ng karapatang humingi ng tawad sa Diyos. Mateo 6:15. Ngunit, kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Kaya yung pagpapatawad, napakahalagang ano yan, skill, business, attitude. Humingi ng tawad at magpatawad, magbigay nito, yan ang isa sa mga pinakamagagandang exchanges that we can do. Kasi we are traders. You give me this, I'll give you that. Pero pag nagbibigay tayo ng patawad, humihingi tayo ng tawad, yun ang pinakamagandang exchange that can happen because we are being set free. Kailangan ng tao handang magpatawad. Huwag nang patagalin ang pagpapatawad. Lalo asawa nyo. Minsan pinaninigasan na lang. Kung minsan kasi, eh pastor, pag nagpatawad naman ako agad, baka ulitin lang uli. Eh ulitin mat hindi, naghihirap din naman kayo na hindi ka nagpapatawad. Eh magpatawad ka na lang and pray and hope for the best. Kesa sa nagkakalayo kayo ng hindi dapat. No? Dalian ang pagpapatawad bago mag-ugat sa puso mo. Marami namang bagay nagsisimula lang sa tampo. Pagka hindi mo hinugot yan, magiging hinanakit. Pag tumagal-tagal yan, nagiging sama ng loob. Lalo't hindi naman napapansin na naging hinanakit ka. Hindi, tampo ka ng tampo, hindi ka naman napapansin nagtatampo. Mamaya, ano yan? Sama na ng loob yan. At susunod yan, paglayo na ng loob mo dahil, syempre, masama ang loob mo. Ayaw mo na ngayon tumabi sa kanya. Ayaw mo na ngayon sumabay kumain. Lalayo na yung loob mo. At mamaya yan, pagka hindi pa rin nagamot, magiging inis. Yung ayan, naiinis ka na, nasisikipan ng mundo mo, hindi ka na makahinga na nandyan siya. Hanggang maging galit, hanggang maging puot, no? Hanggang maging pagkamuhi. That's why, in its early stages, it was been nipped in the bud. Kailangan bunutin agad, tampo pa lang. At isa sa mga paraan para yan mawala, ipagtapat mo. Maraming nagagawa ang pagtatapat. Ba, nagtatampo ka, lalo't hindi ka napapansin nagtatampo. Ang hirap to na, nagdadrama ka, tapos hindi naman nakakalatag nagdadrama ka. Lalo ka naiinis tuloy. Kasi bakit ka ba nagdadabog dyan? Wala. Pero meron. Pero hindi niya kasi alam na nagdadabog ka. Pagtapat mo na, alam mo, nagdaramdam ako sa'yo. Diba? Kasi tatlo pong birthday ko na ang dumaan, wala ka natandaan ni isa. Sabi nung, para tatlong pulang, nagdaramdam pa na. No? Yung ipinagdaramdam natin kumisan, sinasarili natin, kung hindi ka naiintindihan, lalo't kumisan yung kapartner mo sa buhay, manhid. Nako, eh, marami kang dapat pagsasabi at pagtatapat na gagawin dyan, kasi manhid siya eh. Anong magagawa mo? Sabihin mo na lang. Yung frustrated na birthday mo, ang regalo sa'yo, plancha. Ano ibig sabihin ito? Pamamlanchahin mo ako. Bakit hindi personal? Alam nyo, mga husbands ha,
Huwag kayo nagre-regalo sa mga asawa nyo ng mga panluto, panglaba, kasi pang lahat yun eh, pang everybody yun eh, di ba? Hindi yun pang kanya lang. She will not feel special. Ano naman ang napala niya, nagre-regaluan nyo ng pressure cooker na may folding bed sa loob. Parang, dapat kanya, personal, pag nire-regaluhan nyo siya, hindi yung pangkalahatan pa rin. Hindi yun aaminin ng mga misis, pero nararamdaman nila yun. No? Dahil, magigilty naman sila na para sa lahat yung kaldero. Kaldero, birthday ko, bakit ito? No? Kailangan personal. At ang daming hinanakit, hindi nasasabi. Yan ang nakikita ko na number one problema ng mag-asawa. Hindi nakakapagsabihan ang hinanakit. Lumalaki. Kaya dapat kayo, kahit walang ka-ide-ideya na may pagtatampo yung asawa nyo, misa i-date nyo. Tapos kumakain kayo, pero dapat pagkakain na kayo mag-usap, no? Baka masayang yung in-order nyo. Tatanungin mo, may tampo ka ba sa akin na hindi ko nalalaman? May hinanakit ka ba? Then usapan kayo na kahit anong sabihin ko dito, walang away, you know, pag-usapan natin para maayos, dapat nag-uusap eh. Kasi may mga bagay na nagdaramdam ka na hindi nangyayari, pero nakakahiya namang sabihin nagdaramdam ka dahil para ang liit naman. Pero pag naipon yun, lumalaki. Kaya dapat pinag-uusapan. So be quick to do these good things. At lalong-lalo na, be quick to honor others. May asawa ka, may magulang ka, may anak, may kapatid, may kaibigan. You should be quick to honor others. To honor each other. And very especially, to honor people close to you. Yung honor na truthful. Hindi bola, hindi flattery, pero totoo. Kung hahanap tayo, mga kapatid, ng maganda sa ating kapwa, makikita natin yun. Kung hahanapin nyo yung hindi maganda, makikita nyo rin. So, kung anong nakikita nyo, maganda o pangit, ang may problema, kayo. Hindi yung tinitingnan nyo. Dahil pinipili natin kung anong tinitingnan at tinititigan sa kapwa. Ngayon, meron kayong asawa, bakit naman laging usapan na lang ninyo yung kapintasan niya? Nadidinig ko kuminsan niyan eh. Mas guilty dyan yung mga babae. Pag sila-sila, pinag-uusapan yung mga kapintasan ng mga asawa nila. Bihira yung ginagawa ng mga lalaki. Usually yung mga lalaki, ang kinukwento sa kapwa, kaibigan, yung kapurihan ng asawa nila. Mas ano yung mga babae, pinag-uusapan lahat, walang mailihim yung asawang lalaki kasi kung nasa yung mga nunal niya, sinasabi sa mga kaibigan babae, no? Guys don't do that. No? May mga hangganan na hindi tinatawid ang mga usapang lalaki, na tinatawid, no? Ng mga usapang babae. Pero lalo kung mga kapintasan, hindi na dapat pinag-uusapan yun eh. Kasi pag ang tao lagi mong pinipintasan, na nagsisimula ka ng maniwala sa mga pintas na binibigay mo, pati ikaw, nawawala na rin ang gana sa pinipintasan mo. Pero pag ang tao, pinupuri mo, ang natatanim sa isip mo, sinasabi ng bibig mo, yung kapurihan niya, lalo mo siya namamahal. So dapat tayo, train ang sarili, basta't mahal mo sa buhay, lagi mong purihin. Humanap ka ng mapupuri. Titibay ang relasyon niyo. There is power in the spoken word that if you always say bad words against somebody, you begin to be affected by that bad word at ilalayo ka ng mga bad words na yun doon sa taong lagi mong binibigyan ng ganung mga salita. Kaya tungkulin din natin to always find something good and something praiseworthy and to praise people near us. Roma 12:10, pahalagahan ninyo ang iba ng higit ng pagpapahalaga nila sa inyo. Pag ginagawa natin yan, mas maraming saya ang buhay. Because we need people to be happy. And why will you make people near you sad? Because when they are sad, that sadness will reflect back on you and you will be sad yourself. Kung ano itinatanim mo sa puso ng iyong kapwa, yun ang aanihin mo. Kaya dapat papuri, pag-ibig, pagmamahal, para masaya ang buhay. Pag mahal mo, dapat lagi mong purihin. Sapagkat ang laging pinupuri, namamahal din. Kaya di ba, napansin nyo halimbawa, meron kayong gusto sa isang tao, kasi may mga kaibigan kayo, oo nga, ang galing nga niya, ang galing nga niya, lalo niyong namamahal. Pero pag may namintas na nang namintas, ikaw man, oo nga, no, may mga kapintasan, nawawala ka rin ng gana. Pwede mong gawin siguro yun sa taong hindi pa attach yung buhay mo, pero pag asawa mo na yan, anak mo, magulang mo, kapatid mo, permanent relationship yan. Dapat gumagawa ka ng paraan na patibayin yan, hindi pa hinain, hindi pa pangitin, kasi kahit naman pangit yan, nandiyan pa rin. Di ikaw nagdusa. Kailangan pagandahin. Natuturuan ang puso na magmahal. Pag pinupuri mo, namamahal mo. Ang pinipintasan, nawawalan tayo ng pag-ibig. Mag-isip kayo ng mga people you don't want around, most of the time sila yung mga pintasero.
most unpopular people are actually mga ganun, mga pintasero, pintasera. Ayaw mong nandyan sila kasi negative. Walang nakita kundi pangit. So tiyakin natin na hindi tayo ganun. Pinag-uusapan natin mga kapatid, ganap na buhay, masaganang buhay na gusto ni Jesus para sa atin. Kailangan makaiwas tayong manakawan, masira, mapatay ng masasamang espiritu. At ang ating binigay ngayon ng focus, how to have this kind of life that Jesus wants us to have, it can be acquired through timing, through speed. So be slow in doing wrong, be quick in doing right. Timing can be as important as the act itself.